ngayon, narito ang tampok na kasaysayan ng buhay ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Bukod sa malaking TF, may bonus pa kayo pag kumita ang pelikula. No! Kahit kailan, hindi ako papayag na makasama sa pelikula o kahit anong show ang magkwentang Nika Marquez na yon! Pero Lona, napakalaki ng alok na... Kahit padagdagan nilang TF ko, hindi pa rin ako papayag! Itong tandaan mo, Daddy, ha? Sa laban namin ni Nika Marquez, ako lang ang dapat mangibabaw! Ako lang! Yes po, huh? Tita Sandra. Payag po ako. Ha? Talaga? Payag ka? Opo, Tita Lodi. Pagkatapos ng mga ginawa sa akin ni Alona, na-realize ko na hindi po ako dapat magpa-appeal sa kanya. Hindi po ako dapat pumayag na ihulog niya. Lalo na ngayong abot kamay ko ng mga bituin. Wow! Iba ka talaga, Nika girl! Natutuwa ako sa mga nakikita ko sa'yo. Matatag ka na. At pag nag-stay kang ganyan, I tell you, lalo ka magtatagumpay. Mama! Salamat po, tita. Okay, sige. Pipirmahan natin ang kontrata kay Mr. Ching. At huwag kang mag-alala, girl. Hindi na kami papayag na masaktan ka pa ng malditang si Alona. Akma pa lang yung susuguring ka eh. Sasabunutan ko na siya agad. Bessie, naka-record sa cellphone ko ang sinabi mo. Hindi tinanggap ni Alona ang project ni Mr. Chin. Ayaw niya kasi makasama si Nika. Sayang naman yun. Imagine, triple ang ibabayad sa kanya. Ah, kung akong inalok ng ganon, ay nako, mabilis pa sa alas 4 ang tatanggapin ko kaagad. Ano kayang gagawin ko para mapunta sa akin ang project na yun? Tutal, tinagyan naman na ni Alona, edi akin na lang. Pag sa akin napunta yun, tsak na pag-uusapan ako at sisikat ako. Oh, magaling din yata akong umarte. Teka, alam ko na. Tama. Alam ko nang gagawin ko. Kakausapin ko ang manager ko para siya ang makipag-negotiate. Ay, talaga? Tuloy pa rin ang project kahit inayawan ni Alona? Yes, Bessie. Ay, paano, Besh? Kumuha sila ng makakapalit ni Alona. At may nakuha sila agad. Oo, ang bilis, ha? Daho! Sinachite! Sinusinda? Huh? Ang BFF ni Alona. Oh, my G! Paano pag nalaman ni malditang Alona? Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Oh, friend! Bakit pinasyalan mo ako dito sa house ko? Try your call, Sindo! Niyaka! Ouch! Aray ko! Bakit mo ako sinampal? Napunta ka lang ba dito para saktan ako? Tinatanong mo pa? Traidor! Oh, bakit mo tinanggap na maging kapalit ko sa project ni Mr. Ching? Ha?
Yun ba? Hindi ko naman kasalanan, girl. Inayawan mo. Then, inover nila sa manager ko for me. Kaya tinanggap niya para sa akin. I know you! Ang sabihin mo, gusto mo rin talaga akong sulutin! Dahil nasilaw ka sa laki ng TF! Wait. Bakit ba nang gagalaiti ka dyan? Eh, di ba ayaw mo nga sa project na yon? Hayda! Hindi mo pa rin dapat tinanggap yon kung talagang kaibigan mo ako! Trabaho lang to, Alona. Walang personalan. Wala kang kwentang kaibigan! Traidor! Kung hindi mo matanggap ang ginawa ko, eh di umalis ka na rito! Sinisira mong araw ko? May shooting pa naman ako mamaya! Alis na nga! Alis! Hindi ako makapaniwala sa sinabi mo, Lucinda. Kasi BFF kayo ni Alona. Sa totoo lang, nagulat, tinakot, nalungkot ng gawin niya sa akin yun, Georgia. Imagine! Nagawa niya akong saktan kahit na BFF niya ako. At sa pamamahay ko pa. Oo nga. Eh kung totoosin naman, hindi siya dapat na magalit. Dahil siya ang umayaw sa project. True. And it's because ayaw niya makasama si Mika. Eh bakit nga ba ayaw niya? Alam mo ba? Actually, I don't want to say this. Because she is my BFF, pero sobra na siya eh. Pero ano nga bang dahilan, Lucinda? Insecure siya kay Mika. Oh? Yes! Yun din ang reason kaya niya sinaktan si Mika sa mall. Kasi sabi niya, nainsulto raw siya dahil si Mika naging kapalit niya sa puso ni Amador. Pero may boyfriend naman si Mika sa racetar. At pareho silang mabait na bata. Alam mo, masakit sa akin na sabihin ito dahil kahit pa paano may pinagsamahan naman kami ni Alona. Pero sa mga ikinikilos niya, para siyang baliw. Ang laki ng pasabog ng mga sinabi mo, girl. Ibabalita ko ito mamaya sa aking programa. Wala kang kwentang kaibigan, Lucinda. Traidor! Sayang ang lahat ng mga tulong ko sa'yo. Walang nyaka! Pinasama mo ko ng gusto sa mga nanonood para lang pag-usapan ka! User! I hate you, Lucinda! I hate all of you! Gaganti ko sa inyong lahat! Gaganti ako! Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Daddy, bakit nandito ka? Ha? Sasabihin mo na naman ba, Lucinda is here? Wala na siya. Wala nang traitor na yon. Lumipat na ng kampo. Doon, sa kampo ng buisit na si Nika. Alona, tama na yan. 2 days ka nang naglalasing. So what? Mawawalan ka ng karir dahil sa ginagawa mo. Talagang sira ng career ko. Dahil kay Nika! Kinuha niya kayo sa akin! Ikaw, si Lucinda, at pati si Amador!
Anak, wala siyang kinukuha sa'yo. Ikaw lang ang nag-iisip ng ganun. At dahil sa pagka-insecure mo sa kanya, nawawala sa'yo mga project na dapat ay sa'yo. Tumigil ka ganun! Ayaw ko lang marinig yung mga sasabihin mo! Just leave me alone! Oh, yung mga camera, ha? Ready na dito sa banda dito, ha? Ayan. Oh, yan. Okay, yung pwesto na yan. Hi, Nika. Can I join you? Yes, po. Ang sarap mag-shooting dito, no? Ang ganda ng view. Oo nga po. Very relaxing. Hi, Raster. Ang sweet mo naman. Hi. May dala ka pa maraming food for Nika. Ayan, nakabahagi tuloy kami dito sa set. Okay naman po yun. Para mas masaya. Ah, pwede ba? Huwag niyo na akong pupuin. 35 pa lang naman ako eh. Hindi pa matanda. Just call me on my name na lang, okay? Oo nga. Baby face kayo eh. Thank you. Ikaw pala. Very good, Nika. Sige, mula ngayon. Lucinda na lang ang itatawag namin sa'yo. Good. Sige lang yun. Good. Thank you. Alam mo, Nika, kanina pa kita tinitingnan. Hindi naman kayo pareho ng kilos at pananamit ni Alone eh. Kahit sa hair, ibang-iba. Yun nga lang, pagkamukha talaga kayo. Kaya siguro insecure siya. Lucinda. Oh, I'm sorry. Bakit ko pa ba siya binanggit? Naiinis kasi ako. Dahil ngayon ko pa na patunayan na mali ang mga sinasabi niya about you, Nika. Talaga mali yun. Dahil honest si Nika sa akin. At kahit kailan, hindi niya magagawang mang-agaw ng boyfriend ng iba. Mukha naman po siya mabait, Inay. Ang saya nga po niyang kasama sa shooting eh. Huwag kang masyado magtiwala, anak. Ngayon pa lamang siya nakasama. Yun din po ang sabi ko sa kanya, Tita Caridad. Duda nga po ako na gusto lang niyang gamitin si Nika against Alona. Kaya siya nakikipagkaibigan. May katwirang ka, Raister. Kaya dapat, lalo ka mag-ingat, Nika. At maging ikaw, Raister. Ginagawa ko po talaga yun. Ang hirap naman. Hindi mo agad makilala kung sino ang tunay mong kaibigan. Anak, yung mga taong nakasama mo nung nasa ibaba ka pa, yung mga umalalay sa'yo para makarating ka sa itaas, sila ang tunay na kaibigan. At sana, huwag mo silang makalimutan. Tuluyan na nga kayang mawala ng karir si Alona. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Bobby Cruz, Susan Robles, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr., Jenaline De La Cruz, James Quaton, at Chiquita Amor sa papel na Veronica. Sound effects, Jeremy Cha. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Director, Boboy Salonga. Ito ay mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa direksyon, Phil Cruz. Veronica, nasaan ang kalikayahan? Dito sa mga ginintuang kasaysayan.